Hello sa lahat ng mekaniko saan man kayo sulok ng mundo, to all viewers ko at saka lahat ng subscribers ko. Eh, dahil wala tayong pasok ngayon, extra muna tayong magbarbero muna tayo. Wala muna ang transmission ngayon. At ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang paggupit ng Korean cat. Gagawin natin yung taas, kung nakikita nyo, hiwalay natin yung taas. Lagyan natin ng ipit magkabla. Gamit natin na razor is gagamitan natin ng wall super taper blade. Gamitan natin ng number 3 guide claws. Masyadong tataasan, at yung bawas lang yung ilalim sa kayong gilid, hindi saka natin itin. Gamitan natin ng anong tatak nito, ating gunting, matalim to, Solingen, size maybe 6.5. Ano nung gagawin natin? Ano, counting trim lang siya, mataas, yo. Tingnan nyo, hindi ito ordinary na gupit kasi ito, hindi masyadong manifest. Ano siya? Ginamit ko dito is guide number 3 lang siya. Ito siya, meron siyang sapatilya, Tagalog. Ano lang siya. Kasi ang ano ng ating customer, ano lang siya, counting trim. Ito natin.
pala sa lahat ng sumusubaybay sa aking vlog. Mag-comment lang kayo kung ano yung nais nyong malaman. Comment below sa aking mga videos and then sasagutin ko po. Pasensya na po. Po kayo minsan, maraming trabaho kaya hindi po ako nakagawa ng mga ibang videos. Okay lang po yan. Dito lang siya. Live lang tayo. Gandahin natin ng maayos, gupitan natin ng maayos, gupitan natin yung bagay sa ano para ano, magbigay ng tip. Yan. Kaya pagka nag-gupit kayo, kailangan ho, ano lang, dahan-dahanin nyo lang. Kunting kwento, sabi nga yung kwentong barbero, yan, para makuha nyo yung loob ng ano nyo, ng customer ninyo at babalik-balikan kayo. Because of what the Lord has done for us. Kailangan ibinabagay natin doon. Papagupit. Tingnan natin yung itsura na ginugupitan natin. Ano siya? Guapings. So hindi natin basta-basta kakalbuhin. Ibibigay natin yung ano, yung magandang ano bagay sa kanya. The best. Yan. Tapos kunting bola na rin. Yung bagay sa'yo, sir. Ganyan-ganyan. Tapos, para ano siya. Bibigyan kayo ng tip. Yun, no? Sir, di natin puputulan yung sapatilya, sir. Tingnan mo, sir. Kasi pangit pagkapuputulan natin. Kunting ano, yung kwentong barbero. Ito. Yan. Bibigyan ano natin konti. Yan. Ganda na yan. Ito yung mga ano, mga gupit ng gupings at istang gupit. Para dun sa may baba. Natin ang magkabilang gilid. Ayun, no? Mahaba-haba pa konti. Kailangan siguraduhin natin na yung ano, left and right ay magpantay.
gagawin natin, tatanggalin natin yung sipit sa taas. Yan natin ng red. Ang gagawin natin, tatanungin natin yung client natin kung sir, i-exam ba natin, maiksim ba isi o ano lang, bawas lang. Ano sir? Bawas na ng konti. Pag kayo ay nagbawas, kailangan sisiguraduhin natin na dahan-dahan lang hanggang masatis pa yung may-ari. Huwag agad na putol, agad na malakihan. Diba? Pagkawas na putol na natin, hindi na natin kaya ibalik yun. Magagalit na yung ano, imbes na magtitip, wala na. Hindi na magpapayad yun. Ngayon, gagawin natin, titignan nyo, yung ano lang, dulo lang. Ano? Bawasan din dito sa may harap kasi titingnan natin medyo ano siya, nakakasilaw. Ano siya, ano, dahan-dahan lang sa pagbawas. Yan. Sobra-sobra, bawasan natin. Kita din. Kailangan, diyan natin ang left and right. Kita nyo dito, yung mga sobra-sobra, natanggalin natin. Tanggalin natin yung mga mahaba konti sa may harap. Ganda ko! Sige po kayo, ingat po. Ano? Para
likod, may mga mahahaba rin yan, bawasan natin. Ayan. Ayan. Kasi ito yung naghihiwalay dito sa may tuktok at saka dito sa may likod. Pagka nagdadabit ka rin ng, ano, ng pagka mag-blade ka na, sisiguraduhin nyo at bawat agugupitan nyo bago yung blade. Kasi, nai-infection. Palitan natin ng bagong blade. Basa, init. Tamang paghawak ng blade. Palitan natin ng fans. Tapos double tip natin kamamaya may mga sukra-sukra.
natin ang alcohol. Yan, para gagawin natin para malakas mag-tip. Yan. Tapos? Yan. Yan, sir. Tapos na po, sir. Yan. Papakita ko po sa inyo yung kabuuan ng ating ginawa. Titignan nyo. Yan siya. Yan sa likod. Finished product. Yan. Siya. Gupit-gupings. Nakita yung mga damit natin doon sa likod. Ah. Okay guys. At mabuhay tayong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.